Maupo po kayo. Maupo po kayo. Maraming salamat po sa tagapagpakilala sa ating pong chairman of the board, Danilo Dolor, Jose Paulo Campos, our president, Attorney Paulo Campos, treasurer, corporate secretary, Enrique Campos, MD, board of trustee, Mrs. Maria Soledad D.S. De Leon, trustee, Leonardo M. De Leon, MD, trustee, Madeline D.B. Florendo, MD, trustee, Hildegarde Bistal, MD, trustee, Attorney Fernando Campaña, trustee, Telesporo Gana, MD, trustee, and Erizardo Gonzalez, MD, trustee, Lorna B. Angkiko, trustee, Carmesita Tabing, trustee, Mr. Estepaño B. Boqueron, Jr., faculty representative, Mr. Edgardo Revillame, Jr., alumni representative, Jigs Angelica de Paras, student representative, members of the faculty, non-teaching personnel of Emilio Aguinaldo College, parents, visitors, VIPs, and graduates. Ako po si Isko. Eh baka makalimutan ko sarili ko, sila lang pinakilala ko eh. Haba, pasensya na po. Anyway, binibiro ko lang kayo. I want you to smile. I want you to, you know, enjoy the moment today. And I believe kung meron mang pinakamasaya ngayon, yung mga tao na sa likod, no? Yung kanilang habang buhay na pagpapagal, no? Congratulations sa inyong lahat. At I think today, dapat lang bumahan ng beer. Eh, posta na eh. Because I think you deserve one. It's not because you abuse it or you're going to abuse it, but I think you deserve to celebrate of those days, months, and years. After everything, heartaches. Marami po kong hang-ups sa pag-aaral. Opo, kaya alam ko po kayo, pil na pil ko po kayo. Mahirap mabasted. Masakit. But all these things, all these challenges in life, no, it seems minsan dinaganan na tayo ng mundong ibabaw. And here we are today celebrating, all of us. I think your teachers will be happy. Produkto nila ay nandiyan ngayon sa harapan. Your school, of course, especially your parents. So, magkaganon man, ay bagay na dapat ninyong namnamin ang tagumpay na inyong nakamit ngayong araw na ito. Maswerte kayo. Bagay na dapat ipagpasalamat nyo sa Diyos at sa inyong mga magulang sapagkat sa kabilang dako ng lipunan, may mga batang kasing idara ninyo hindi nabigyan ng pagkakataon ng Panginoon Diyos na magkaroon sila ng magulang na kayang papag-aralin ang kanyang anak. Yung nanay ko, is from Samar, Wariwaray, Waray Upay, Waray Batasan. Yun ang sabi niya sa akin pag nagagalit sa akin. Kabaligtaran ng tatay ko na isang Antikenyo, malambing po ang mga Antikenyo. Kaya mapapansin niyo sa akin, may konting gaspang, may konting lambing because of the blood. My father is an Antikenyo, who is a Ilonggo also, Ilonggo-speaking island. No? Ito yung mga tipong sobrang lambing, papatayin ka na, nakangiti pa.
Patyun ka mo. Na isa sa mga magulang na nagbakasakali sa lungsod ng Maynila, katulad ng ibang mga magulang na ibang bata, nagkita sila sa Maynila, nakalawit ng tatay ko, nanay ko, then ako ang bunga. Yun ang love story nila. Ako po'y solong tagapagmana ng malaking lupain ng aking mga magulang. Bulubundukin at umuusok pa. Eh sabi ng nanay ko, hanggat kaya ron ang mata ko, amin yun eh. Bagay na dapat nyo ngang ipagpasalamat dahil nung araw gusto kong mag-aral. In fact, ang pangarap ko ay maging kapitan ng barko. Alam mo naman, noong dekada 80, which is most of you here, hindi pa inabot yun. Noong dekada 80, sa isang squatter area na katulad na nakalakihan ko, para umasenso ka, pagbabae ka, pumunta ka ng Japan. 6 months lang, bato na bahay mo. Paglalaki ka naman, punta ka ng Saudi, maglagay ka ng bigote, o magsiman ka. So gusto ko maging kapitan ng barko. But having said that, with all the dreams or maybe wants or aspirations in life, but you know, economically, it is near to impossible. But today is a proof that your parents, you know, sabi nga ng kata, I made it through the rain. Yeah. Na yung kanilang pagpapagal, pagsisikap, na mabigyan kayo ng pagkakataon, ng equal opportunity, bagay na dapat nyong talagang namnamin. Dahil masakit. Masakit po. Kanina napakinggan ninyo, kaya ako talagang pinapahalaga ng araw na ito sa inyo at ipagpasalamat nyo sa Diyos. Kanina nabanggit na, di ba, kahaba-haba ng pagpapakilala, kung ano-ano ng eskwelahan ang mga nabanggit na aking dinako, dala ng pagpapahalaga ko sa edukasyon. Bagay na hindi naman ko nakamit sa tamang panahon, bagay naman na kinamit ninyo, na pagtagumpayan ninyo sa tamang panahon. Kaya po, mahirap maging mahirap. Napakahirap ang maging mahirap. Buti na lang, artista in toits. Eh, kung di pa naikasan ng tatay ko ng maayos, malamang wala ako ngayon. That gave me opportunity. I really tried to be a seaman. In fact, I started working at the age of 10. No? Bilang basurero. Mahirap paniwalaan, ha? Hindi ko sinasabing maniwala kayo. Dahil talagang mahirap paniwalaan ang istorya ng buhay ko. At the age of 10, alam ko nang mahirap kami. Kaya at the age of 10, nagtatrabaho na ako. Kaya yung dinidiskurso na Recto, Soler, Juan Luna, Carmen Plana, Silaya, Santa Ila, by heart, I know it very well. Every inch of it. The habits of those people in that area. The community in that area. Because I grew up there. Hindi po ako lumaki doon. Nang sindun ako tumira. Lumaki ako doon, dala ng aking trabaho. So, nung ako'y maka-graduate ng elementarya sa Rosauro Almario Elementary School, nag-high school naman ako, at nung high school, nakutya ako. And I swear to God, God is my witness. You know, alam yung tukso nila sa akin nung high school? Itanong ninyo, ha? Tondo High School, Section Charity. Tanong nyo kung anong tukso nila sa akin. Ang tawag nila sa akin, Mayor. I swear to God, you can ask them. They call me Mayor. You know why? Kasi nung araw, meron kami Mayor. Mayor Mel Lopez. Meron siyang programa. Let's keep Manila clean and green. Hakutin ang basura. Eh, basurero ko. So I felt bad. Madalit salita, nabully rin ako. Ang dami kong hang-ups, bully, busted.
So, ang ginawa ko, instead na kaawaan ko ang sarili ko, and I hope you'll do the same, matter of mindset. Oh, di pinagbuti ko sarili ko, pinrumot ko na sarili ko, naging sidecar boy na ako. Ganun-ganun lang yun. At hanggang sa makagraduate ako, gusto ko mag-aral yung pagpapahalaga. Pag-aral. Pagka-graduate ko noong 1992, simula Abril hanggang Setyembre, hindi ako pumapasok. Hindi ako nag-enroll. Lahat ng kinita ko, simula Abril hanggang Setyembre, piyait-piyait kami ng nanay ko. Kalahati sa kanya, kalahati sa akin. Pag-Oktubre, nag-enroll ako sa PMI. Santa Cruz. Para lang malapit sa ilog. Philippine Maritime Institute. Katabi talaga ng ilog yun, literal. Then, God has so many ways. With all honesty. No? Tinira ko. Tira ng tao. Diba? Who could imagine? No? God has so many ways of giving you opportunity. Sino mag-aakala na yung kaharap ninyo ay tinitira ko, yung tinira ninyo, sa Jollibee? Kaya kung lips to lips lang, marami na akong na lips to lips. They call it pagpag, but we call it bachoy. Can you imagine? Napakahirap paniwalaan. But that's the fuck of life. No? Wala ka nang magagawa. No? But, sige lang na sige, at awa ng Diyos, ako'y nakapag-artista, the opportunity given to me, and I want you also, that opportunity that you're receiving today, to value it. So, nung nag-discovery ako mag-artista, pinahalagahan ko. Aba, inisip ko ba kung ako mag-artista, yayaman ako eh. Aba, totoo nga. Nyanyanga ka lang oh. May yad ba na? Napakasarap mag-artista. Oh, ewan ko kung inabot ng nanay ninyo, tanong nyo mamaya pag-uwi nyo. Yan ang mga customer namin, yung nanay nyo. Bumibili ng notebook namin yan. Alam yung notebook nung araw, yung star? You know, you get paid for that. I sing. Almost every province in the entire country, lip sing. Hindi naman nila alam yun eh. Ang gusto nun, yung makita ka. Nyanyanggahin mo. May yad ba na? Kaya ko nakita ang gaang ng trabaho na maging artista. Ang una kong kinita, this, you know, in life, no, it is how you appreciate things and understand things. And so that if you have that kind or that attitude in your mind, you will know how to distinguish value. Tingnan ninyo. Call time ko, 9:00 ng umaga. Pasok ako. Hindi ako kinuwanan, pero may chicha. May agahan yun eh. Oh. Tapos, lunch. Nasa air condition ako. Merienda. Hindi pa rin ako kinukuwanan. Ha? Young Love, Sweet Love yun. Tanong nyo sa nanay nyo kung anong show yun. Kay Mane. Oh. Gabi, dinner. Kain na naman. Nakuwanan ako 4:00 ng umaga. Nasa loob ako ng air condition. Nag-doorbell lang ako. Ang bayad sa akin, 1.5. You know what is 1.5 to me? Noong araw nagsasidecar ako, pag kumita ako ng 50 pesos, isang araw, labas na boundary, no? Depende kung ano sidecar mo. Pagka sidecar mo may stereo, may 5 piso yung para sa motolight, yung charging. So, pag may neto ka ng 50, times 30 days, umulat bumagyo. That is 1.5. Tama? O kaya nung ako nabigyan ng pagkakataon ng Panginoon, Diyos, pinagbuti ko naman. O, at madali salita, nakilala ako ng mga nanay nyo na naman. Bakit? Sila lang na talaga nakakaabot sa akin.
Then, in a short period of time, awa ng Diyos, maraming salamat sa Kanya, nairaos ko ang sarili ko, nairaos ko ang nanay ko. Hindi lang masyadong pinalad ang tatay ko, kaya huwag niyong abusuhin ang alak. Maaga lang siyang nakalawit ng Diyos. Eh, tingin ko naman, kasama niya naman niya si Jesus ngayon. Then I felt so blessed on, this is how you pay it forward. I felt so blessed. Sabi ko, noong 1998, sabi ko, why not? Why not? To go to public service. Total, uso naman ang artista sa politika eh. Uso-uso nun. But I have different intention. My intention is simple. Is makapagpabago lang ng isang buhay ng bata. Yun lang. Payak. In fact, nakutya na naman ako noong 1998. Ah, wala yan. Ito, nasa public record naman. Wala yan. Artista lang yan. Pakute-cute lang yan. Kalahin mo kasalanan maging cute? Hindi ko maintindihan yun. Sabi mo, ah, talaga, kasalanan maging cute mo. No? Hindi yan nakapag-aral. High school finish lang yan. Bobo yan. You know, that this is how harsh this environment. But, fortunately, again, God gave me opportunity to serve. I won. Sa buong ticket namin, ako lang ang nanalo. Then, nung nandun ako, pinagyabong ko ulit. Pinag-ingatan ko ulit. Tinalikdan ko ang kislap ng mga ilaw, ang mga hiyaw ng mga babae. Eh, totoo naman, di ba? Pag nakakita kayong artista, kinikilig kayo. But it gives you certain level of feeling, of joy. And here we are, tatalikdan mo yon, tatalikuran mo yon, and you're gonna face sorrow, hardship, stories of people you're going to deal with every day. But again and again, I tried my best. So I want them to stop those individual who happen to have, you know, may mga magagandang edukasyon sa katawan. Okay, bumalik naman ako ng eskwela. Maraming salamat kay dating Vice Mayor Danny Lacuna.